Sa kabilang banda, galit na sinilubong ni Marisa si Carlota na makita niya pababa ito ng stage. Nalata niya mula sa mga mata nito ang tuwa dahil sa pagpapahiya nito sa kanya. Stop! Napabaling bigla ang pisgi ni Carlota sa kabila dahil sa lakas ng pagsampal sa kanya ni Marisa. Tumigas ang anyo niya na humarap sa ilaw na kapatid. Slap! Slap! Dalawang sampal ang ginante niya kay Marisa at sinigurado niyang nagmamarka ang palad niya sa pisgi nito. Umarko ang labi niya sa sasabihin nito. Gandang-ganda ako sa palabas mo, Marisa. O ano? Nagustuhan mo rin ba ang sorpresa ang ihanda ko para sa'yo? Hayop ka! Same to you! Ganting sigaw niya rin sa pagmura nito sa kanya. Tandaan mo, Marisa, kung dati hiniyaan ko maging tanga ko sa paningin niyong lahat, ngayon, hindi na yun mangyayari. Kaya pag-isipan mo munang mabuti bago mo ko ipahiya, dahil hindi mo magugustuhan ibabalik ko sa'yo. Carlota, bakit ang lupit mo sa'kin? Hindi mo malang na-appreciate ang lahat ng hirap at pagod ko para ihanda ang event na to para sa'yo. Hindi ko iaasahan papahiya mo ako ng ganito. Ang sama mong kapatid. Umiyak ng todo si Marisa. Dahilan para magkurot ang noo ni Carlota. Nagtataka siya kung bakit biglang naging kawawa ng itsura nito. Samantalang kanina lang, parang hihirit pa ito na isa pang sampal sa kanya. Carlota, anong ibig sabihin nito? Ah, kaya naman pala. Sa loob-loob ni Carlota. Kung hindi pa siya tinanong ng kanyang ama, hindi pa niya napansin na narinig pa nito ang mga sinabi niya. Kaya biglang umakto na parang kawawa si Marisa ngayon. Alam nito na nagmamasid ang ama. Nakita niyang yumakap ito sa ama para magpakampi. Hindi pa rin ito nagbabago, ganun pa rin ang mga tricks nito sa katawan. Hindi na ito bago sa kanya. Magaling ito sa pag-arte dahil lakuha naman itong simpatya ng mga bisita. Saan pa ba sila kakampi kundi sa kaibigan nila? Thank you sa event na to, Dad. Sobrang nag-enjoy ako. Sagot niya sa ama. Nakita niya ang pag-igte ng mga panga nito habang nakatingin sa kanya. Carlota, I tried to be nice to you but you haven't changed at all. You are still mischievous. Why do you always end up hurting your sister? Ramdam ni Carlota ang pagguhit ng guhit ng sakit sa laom ng dibdib niya. Para maninibago pa siya sa palagi na aksyon ng kanyang ama? Simula pa noon, ganito na lagi ang takbo ng pag-aaway nila ni Marisa. Sisimula nitong gulo. Gaganti siya at sa huli siya pa rin na may kasalanan kahit nagparaya na siya. Lagi pa rin siyang nasasaktan. Pasalamat na lang siya dahil matigas na ngayon ang puso niya. Alam niya, nasasabi lang yun ng kanyang ama dahil mas matimbang ang pagmamahal nito kay Marisa kaysa sa kanya. Ngumiti siya ng mapakla. Hindi na siya magtataka dahil isa lamang hamak na pamangkin ang lugar niya sa puso ng kinikilala niyang ama. You're wrong, Dad. I have changed a lot. Only you haven't changed. Even though the truth is right in front of you, you still don't see it. Akmang tatalikuran niyang ama nang bigla siyang hinablot ng kanyang kinikilalang ina na si Corazon. Walang hiya kang babae ka. Anong ginawa mo sa anak ko? Galit na sigaw nito. Gustong sabunutan ng mahabang buhok ni Carlota. Abala ito sa paglalaro ng mahjong kanina. Mismo sa loob ng hotel kasama mga kaibigan nito nang nabalitaan na nangyari sa anak niya. Kaya napasugod tong bigla sa stage. Lalong napuno ng bisita ang loob ng function hall dahil sa pagsugod ni Corazon. Nang maramdaman ni Carlota na inawakan ni Corazon ang buhok niya, agad siyang humarap dito at tinulak dahilan para matumba ito. Carlota! Sigaw ni Ronaldo. Nagulat sa ginawa ni Carlota. Hindi siya makapaniwalang marunong na itong lumaban sa tiyahin niya. Nakita mo na, Ronaldo, kung gano'ng kasalba itong anak-anakan mo. Sayang nang pinaaral mo sa kanya dahil lumaki pa rin siyang pastos at walang modo. Namumula sa galit si Corazon habang pinipilit ang sariling tumayo. Tia Corazon, tinatrato ko lang kayo ayon sa kung paano niyo ako tratuhin. Hindi ako tanga para hindi malaman kung anong pinaplano niyo sa akin ng anak mo. At nagbibintang ka pa? Agad na sagot ni Corazon. Alam niyang sa kanila kumakampi ngayon ang mga bisita at hindi kay Carlota. Sa paningin ng mga ito, sila ang inape. Ang bastos naman niya. Pinalaki na nga siya, di ba? Bakit ganyan siya sa pamilyang nagpalaki sa kanya? Nakulong raw yan. Baka yun ang impluensya sa kanya ng mga kasamahan niya sa kulungan. Kahit na, hindi siya dapat ganun para sa kanyang event na to. Ang mahal pa dito pero hindi siya nagpasalamat bagkos nagawa pa niya ipahiya ang kapatid niya. Gustong tumawa ni Carlota sa mga naririnig niya. Talagang hindi pantay ang mundo sa mga taong mapanghusga. Come on, let's go! Hinatak ni Fabian ang kamay niya pababa na stage. Nakita naman ito ni Jamaira. Kanina lang nag-enjoy siya sa palabas sa kanyang harapan, ngunit hindi niya inaasahan ang gagawin ni Fabian. Alam ni Carlota, pinoprotektan lamang siya ni Fabian mula sa kahiyan. Ngunit para sa kanya, mas nalalaman itong dinadagdagan dahil hindi alam ng lahat na mag-asawa sila.
Ang alam na mga ito si Jumaira manalo ang pakakasalan nito. Fabian! Sigaw ni Jumaira at mabilis na bababa ng stage. Galit ang anyo nito. Tila gusto rin kainin ng buhay si Carlota. Fabian! Ilayo mo siya sa akin bago pa ako makalimot sa sarili ko. Mahina pero puno ng diin na wika ni Carlota kay Fabian habang nakatingin sa papalapit na si Jumaira. Then do it! Napabaling siya kay Fabian nang marinig ang sagot nito. Hindi niya inaasahan na bigyan siya nito ng permiso na gawin ang lahat ng gusto niya sa babae. Tila nabasa naman ito ang tumatakbo sa isipan niya, kaya muli ito nagsalita. My little sugar, I don't give a shit what do you do to her, so go ahead. Defending her position as my wife makes me proud. Mas lalo pang nabingis siya dahil sa huling sinabi nito. Napatitig siya rito, ngumiti lang ito sa kanya. Hindi na siya nakasagot na mapansin mula sa surok ng kanyang mata ang pagigkas ng kamay ni Jumaira upang sampanin sana siya, pero agad niya itong pinigilan. Hayop ka! Malandi! Harap-harapan mo talagang kinakalantari yung fiancé ko, ha? Ramdam niyang gustong-gusto pa siya nitong sabunutan. Dumingon siya kay Fabian at nakita niya wala na itong pakialam. Tumangaw pa ito sa kanya bilang permiso na ituloy niyang binabalak niya. Naabutan pa yan, nagkamot ito ng noo. Tira na inip at di makapaghintay sa gagawin niya. Ayaw lamang naman niyang mapahiya ito. In the first place, CEO ito ng daluyo at fiancé nitong babae sa harapan niya. Baka katulad din kasi ni Fabian sa kanyang ama na kapag lumaban na siya kay Jumaira, siya pa rin ang mapasama. Na makita ang susugurin siya ni Jumaira para sa bunutan sa buhok, mabilis ang kanyang kanang kamay na sinuntok to sa mukha, kaya ito napatilapon sa mesang katabi lamang nito. Hindi mo ba ako pipigilan? Tanong niya kay Fabian na relax nang nakaupo sa tabi niya. Bakit kita pipigilan? Paano niya malalaman ang lugar niya kung hindi mo papamukha sa kanya kung sino ka sa buhay ko? Nakataas ang isang kilay niya dahil sa sagot nito. Hindi niya inaasahan na i-spoil siya ng lalaking to. Nakita niyang pinipilit ni Jumaira ang sariling tumayo. Tirapunan niya lang ito ng mga nagbabanta niya mga tingin bago tinalikuran. Hanggat maaari, kinokontrol niya ang sarili niya na hindi mapasobra sa paggamit ng lakas niya. Marami nakafocus ang atensyon sa kanya. Wala siyang pakialam kung naman iniisip ng mga ito. Umupo siya sa tabi ni Fabian. Gusto niyang magmura sa ngayon. Mula pa nang dumating sila, hindi pa siya nakakain. Kinuha niya ang cellphone sa ramdang clutch bag niya at may tinawagang numero. I want to eat. Tipid niyang wika dito. Alam na ng mga itong ibig niyang sabihin. Carlota, malandi ka. Mga agaw. Sigaw na Jumaira at akmang susugurin na naman siya nito na agad niya itong pinigilan. Huwag mo na ako subukan, Jumaira. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. Nakita niya ang biglang pamumutla na mukha nito dahil sa pagbubanta niya. Layuan mo si Fabian. Ikakasal na kami. Oh, I'm sorry. Pero kasal na kami. Hindi niya alam kung bakit yun ang sinagot niya. Gusto man niyang bawiin ang sinabi niya pero wala na siyang magagawa. Lumabas na yun sa bibig niya. Kahit si Fabian nagulat na rin, ulit lihim to nagdiwang. Iba ang pakiramdam na pinaglalaban siya ni Carlota. No, hindi totoo yan. Hindi makapaniwala si Jumaira dahil sa narinig. Fabian, ikakasal tayo bukas. Wala ka malang magagawin sa kanya? Kapag nakarating to kay mommy, tiyak na malaking gulo ito. Umiiyak na wika ni Jumaira. She's telling you the truth. She is my wife. Kaya tumigil ka na sa paghahabol mo, Jumaira, dahil kinasal na ako sa ina ng mga anak ko. What did you say? Muling tanong nito. Ma'am, nakanda na po ang pagkain. Hindi na magawang sumagot ni Fabian dahil napabaling siya ng bagong dating na lalaki. Magalang na yumuko ito sa harapan ni Carlota. Kilala niya ang lalaking ito. Isa ito sa may pinakamalaking posisyon sa Somali Hotel. Paano ito ang personal na sumundo kay Carlota at hindi ang mga staff lamang ito? Thank you. Malapad nang umiti si Carlota at binilingan siya. Pinulupot ito ang kamay sa mga braso niya. Alam niyang sinadya nito yun para lalong inisen sa Jumaira. Let's go, honey bun. Napakunot ang noo ni Fabian dahil sa narinig niyang endearment nito. Pinulupot niyang kamay sa baywang ni Carlota at tinalikuran si Jumaira na nagpupuyo sa galit. Just tell me if there's anything else you want to eat, ma'am. Magalang na wika ni Mr. Montreal. Saka ngumiti kay Fabian. No, tama na to. Thank you, Mr. Montreal. Nakangiting sagot ni Carlota. Muli naman itong yumuko bago nagpaalam na sa kanila. Nahalata ni Carlota na magtataka si Fabian sa kanya pero hindi siya nagpahalata. Ayaw niyang malaman itong siyang may-ari ng Somalia Hotel. Kumain ka na. Mabubusog ka ba kapag nakatingin ka lang sa akin? Nakangiti ang biro niya rito. Labas naman ang dimple nitong ngumiti sa kanya. Honey bun, ha? Pili ang sabi nito dahilan para pamurahan siya ng mukha. Kumain ka na.
Naghihintay ng mga anak natin, kailangan na nating umuwi. Uwi ka na rito para maiwasan ang panunokso nito sa kanya. Boss, matinik si Mr. Anderson. Hindi namin siya mahuli-huli. Maraming tao ang pinadala si Venom King ng Wildland para protektahan siya. Sa tingin ko, kailangan mo na makipagkita kay Red Phoenix. Narinig kong hinahanap na ito ngayon. Nagdikit ang dalawang kilay ni Fabian matapos basahin ang mahabang text messages ni Gabriel. Nag-text lang ito sa kanya dahil ayaw niyang tumawag ito, lalo pat kasama niya si Carlota. Ayaw niyang malaman ito na buhay pa si Mr. Anderson at baka masirang pinaghahandaan niya. Red Phoenix? Uso ni Fabian pero hindi yun nakaligtas sa paninig ni Carlota. Bigla siyang kinabahan ng banggitin ito ang codename niya. Sandali, CR lang muna ako. Paalam niya kay Fabian after nilang kumain. Kasalukuyan silang palabas sa sana ng hotel na makaramdam siya na naiihi. Tumango lang si Fabian sa kanya, tinintay siya sa lobby. 5 minuto na kalipas matapos siyang umihi, agad na rin siyang lababas ng CR. Di na siya nag-aksepa na ayusin ang itsura niya dahil pauwi naman na sila. Isa pa sa inaalala niya ang mga anak niya na alam niya naghihintay na sa kanila. Carlota, sandali. Inawakan siya ni Bernard sa braso, ngunit tinabig niya ang kamay nito. Galit niya itong tilingnan habang nakasalubo ang kilay. What do you want? Iritado niyang tanong sa lalaki. Carlota, please, patawarin mo na ako. Pinagsisiyan ko ng lahat ng mga ginawa ko sa'yo noon. Nagmamakaawa ito sa kanya. Bernard, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tapos na tayo? Kasal ka na kay Marisa, ano pa bang hinahamol mo sa'kin? Singhal niya rito at saka tinalikuran. Nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Sagot nito habang hinahamol siya. Huminto siya at binalingan ito. Bernard, wala akong pakialam kung hiwalay na kayo. Kahit anong gawin mo, hindi na ako makikipagbalikan pa sa'yo. Muli niya itong tinalikuran, ngunit hinawakan pa rin itong kamay niya. Carlota, Carlota, please, ano bang gagawin ko para mapatawad mo ko? Huminto si Carlota sa paghakbang dahil sa narinig. Muli niya itong hinarap at sinuri kung seryoso ito sa sinasabi. Are you sure? Tanong niyang tila hinahamon to. Yes, Carlota. Gagawin kong lahat para mapatawad mo lamang ako. Sabi mo lang sa akin kung anong dapat kong gawin. Lumiwanag ang mukha nito. Tira nagagalak dahil binigyan niya ito ng pagkakataon para patunayan nagbago ito. Natagal muna niya itong tinitigan. Malamang may alas din si Marisa noon na inahawakan laban kay Bernard. Kung bakit madali niya ito napapayag sa lahat ng kagustuhan nito. Tell me, kung bakit mo ako pinagkanalo kay Mr. Anderson noon? Nagahamon ang mga mata niya. Nabuhay na naman ang galit sa loob ng dibdib niya. Basta't banggitin lang ang pangalan ng halimaw na iyon. Nakita ito nagbuga ng hangin. Babe, this is not the right place to talk about that. Kung gusto mo, bukas ikaw ang mag-set ng oras kung kailan mo gusto makipagkita ka sa akin. Sasabihin ko lahat ng nalalaman ko noon. Medyo mahabang kwento kaya kailangan natin ng mahabang oras para may kwento ko siyang lahat. Suhestyon nito na silang ayunan naman ni Carlota. Hindi niya na pinansin ang pagtawag nitong babe sa kanya. Ito ang endearment nila noon, ngunit wala na itong dating sa kanya. Kung sa bagay, marami siyang dapat itanong rito, kaya kailangan niya makipagkita dito bukas. Fine, pero siguraduhin mo lang na walang halong kasinungalingan ang lahat ng sasabihin mo sa akin kung ayaw mong pasabugin ko yung bungo mo. Nakita niyang saglit na tigilan si Bernard, tesa sinabi niya. Alam niya, naninibago ito ngayon sa mga lumalabas sa bibig niya. Sige, maraming salamat. Tinalikuran niya na ito at tinanagaksepa ng panahon na kausapin. Sa kanyang pagharap, nakita niyang magkadikit na kanini Fabian habang nakatitig sa kanya. Ngunit saglit lang siya nitong tinapunan ng galit na tingin. Bagkos, ibinaling ito mga nagbabantang tingin kay Bernard. Let's go! Uwi kayo at nauna na maglakad dito palabas. Nasa loob sila ng kotse nang muling tumakbo si Bernard at kumatok sa bintana kung saan siya nakaupo. Binuksan na rin niya ang tinted glass window para kausapin to. Bagay na lalong kinagalit ni Fabian. Babe, pwede ba ako makahingin ng phone number mo? Para alam ko kung saan kita susundan bukas. Nakangiti namang sabi niyang phone number niya at mabilis naman itong naisave sa phone. Thank you, babe. Mag-ingat ka. Nakangiti nitong paalam sa kanya tila ba nanalo sa loto. Hindi pa man nakakasagot si Carlota na bigla lang sinara ni Fabian ang tinted glass window ng kotse. Binalingan niya ito para lang makita ang malalim na anyo nito. Garit siya? Sa loob-loob niya. Bakit naman siya magagalit? Tanong niya sa sarili. Babe, ha? Huh? Sarkasiko nitong sabi sa kanya. Don't do that again. Madiin itong sabi bago binuhay ang makina na sasakyan. Which one are you talking about? Naguguluhang tanong niya. Nakita niya na lalong umigting ang panga nito dahil sa sagot niya.
Gusto nitong galit na binalingan siya. He is calling you, babe, but you are my wife. So it's disgusting to see you flirting with your ex-boyfriend. Matigas sa kanyo nito habang sinasabi yun sa kanya. What is wrong with talking to my ex? No one knows we're married. Nakita niya ang pagkuyom ng kamao nito dahil sa sinagot niya. Muntik pa siyang mapasubsob sa airbag dahil bigla na lang tong inapakan ng gas pedal. Mabuti na lang nakahawak siya sa handle ng pintuan. He is calling you, babe. Tang ina niya. Nagtitimpito sa galit at dahil lang para sa tinawag siya ni Bernard the babe. Ayaw nitong tinatawag siya ng ganon. Alright, sabihin ko sa kanya wag akong tawagin ng ganon. Pwede niya akong tawaging my dear, sweetheart, honey or whatsoever, basta wag lang babe. Ramdam niya, lalo na galit o dahil sa sinabi niya. Namumula ang mga mata nito dahil sa pagtitimpi ng galit habang nakatitig sa kanya. Tila ba may gusto itong sabihin pero hindi nito magawang sabihin sa kanya. Shit! Mas lalo na itong pinabilisan ang takbo ng kotse. Ani may wala ng bukas ang buhay nila. Nagdarasal na lang siya makarating ng bahay ng ligtas. Habang nasa biyahe, wala silang imikang dalawa. Di na nga yan namalayan na nakarating na sila sa mansyon, kundi lang dahil sa bilis ng pagpapatakbo. Ginis niyang tinapunan ito ng tingin. Parang gusto niyang umuwi sa bahay niya. First time niyang matulog sa bahay na ito at wala pa siya sa mood para intindihin ang kadramahan nito. Tila naramdaman naman ito ang pag-aalangan niya na bababa ng kotse, kaya ito na nagbukas ng pintuan para sa kanya. Hindi man ito nagsasalita pero nababasa niya sa mga mata nito na gusto nitong bumaba siya. May magagawa pa ba siya? In the first place, bumayag siyang dito matulog ang mga anak niya. At tumaas ang mga ito na dito rin siya matutulog dahil yun nga ang pinangako niya. Minabuti na lamang niya na bumaba. Ngayon lang naman ito eh. Bukas siguraduhin niyang dunuwi ang mga anak niya sa villa niya. Nagtaka siya nang hinawakan nito ang kamay niya at pinagsamang palad nilang dalawa. Tumingala siya upang pigilan ang galit. Ngunit blanco ekspresyon na nakuha niya. Kailangan makita ng mga anak natin na nagkakasundo na tayo. Wika nito. Tila nagpapaliwanag kung bakit hinawakan nito ang kanyang kamay. Ganun pa man, hinatak pa rin niya ang kamay mula sa pagkakahawak ito. Ngunit mas lalo nitong hinigpitan iyon hanggang sa makapasok na sila sa loob. Ang mga bata, tanong nito sa yaya ni Faro. Nandun po sila sa silid, sir. Nakatulog na. Sagot naman ng yaya. Sabay nilang tinignan ng oras sa kanilang suot na relo. Alas 11 na ng gabi. Bitawan mo na ang kamay ko. Hindi mo na kailangan pa magpanggap. Bulong ni Carlota. Sabay hatak ng kanyang kamay at binitawan naman ito. Saan ang silid ng mga bata? Tanong niya sa yaya. Sasamahan ko po kayo, ma'am. Sagot ito pero agad na inagaw yun ni Fabian. Ako na. Wika nito at muling kinuhang kamay niya, kaya napabaling siya rito. Baka gising pa mga bata. Paliwanag agad nito sa paghawak sa kamay niya. Sinilip nila sila sa amin itong silid ni Faro. Nakita niya magkatabi ang dalawa na natutulog sa kama. Bukas ipapayas ko isang silid para kay Stephanie. Wika nito. Pareho sila nang iniisip. Mas magandang may kanya-kanyang silid ang kambal niya. Saan ang tulugan ko? Gusto ko na magpahinga. Tanong niya. Nakita niya saglitong nag-isip. Halika, pagkaraan sabi nito sa kanya. Inyatid siya nito sa isang silid na malaki sa lahat. Pumasok siya at inikot ang paningin sa kabuuan nito. Nagtaka siya dahil puro mga palalaking gamit na nakikita niya sa loob. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang master's bedroom dahil di rin ito nagkakalayo sa silid niya sa villa. Binalingan na ito at itinanong, sigurado ka bang ito magiging silid ko? Kasal na tayo, natural lang na ang silid ko ay magiging silid mo. Sagot ito sa kanya habang hinahanap ang pamalit na damit mula sa walk-in closet. Saka pa lang niya naalala na wala pala siyang dalang damit ngayon. Sa labas na lang ako matutulog. Pinihit niyang doorknob nang pinigilan siya nito. At anong gusto mong sabihin sa akin ng mga anak mo? Na relax ako natutulog dito. Tapos ang ina nila hinayaan ko sa labas matulog? Nakakapaso ang mga tingin nito sa kanya. Umiwas siya ng tingin na makita ang bumaba ang tingin nito sa mga labi at niya. Tinalikuran niya ito at diretso siyang umupo sa katamtamang haba lang ng couch. Dito na lang ako matutulog. Wika niya at agad nang humiga. Matutulog ka lang ba na ganyan ng ayos? Magbihis ka ng damit. Bumangon siya at tinignan niya ito. May nakikita ka bang damit na dala ko sa pagpunta ko rito? Nanunuyan niya ang tanong. No, pero marami kang damit dyan sa loob ng closet. Inutusan ko si Tia Nelia na bilhan ka ng mga damit. Wag na. Baka sa mga babae mo yon, ayoko makihati sa kanila. Sagot niya dahilan para magkurot ang noon nito.
Paano naging sa kanila? Ngayon kanina ko nalang pinabili kay Tita Nelia ang lahat ng yan. Tiringnan mo? Utos si Tot, hinatak ang kamay niya para iharap sa kanya mga nakahanger na damit, pambabae, sa loob ng walk-in closet. Halos lahat ng damit mula sa pantulog at panlakan, bagong bili, dahil may mga signature pagtang nakasabit dito. Para sa iyong lahat ng yan, ikaw na mauna mag-shower. Susunod na lang ako. Wika nito sa kanya. Hindi niya inaasahan na bibilhan siya nito ng maraming damit dahil kanina pa malagkit ang katawan niya kaya hindi na siya kumontra pa rito at agad nagtungo ng banyo. Habang nasa loob ng banyo si Carlota, agad naman kinuha ni Fabio ng cellphone at pumunta sa terrace. Gabriel, anong sinasabi mo kanina na pinaghanap ng wild nun si Red Phoenix? Bungad na tanong niya rito. Boss, nang mahuli namin si Mr. Anderson, sinabi niya sa amin na mas nalalakas ang pwersa ng Wildland kapag nakumbinsin ni Venom King si Red Phoenix na makipagtulungan sa kanila. Para saan? Tanong niya rito. Upang ilaban kay Black Phoenix dahil yun ang katapat nito, nagkasalubong ang dalawang kilay ni Fabian. Dahil sa narinig, tanga ba sila? Kahit hindi pa nagkita sa Red Phoenix at Black Phoenix, sa Phoenix din, hindi pwede magkalaban ang dalawang yon. Kaya nga boss, utusan mo lang kami ngayon. Hahanapin ka agad namin sa Red Phoenix bago pa tayo maunahan ng Wildland. Bakit? Alam mo ba kung anong itsura niya? Kung babae siya o lalaki? Tanong niya rito. Babae raw boss. Wika nitong nagpadikit lalo ng kanyang mga kilay. Nagtataka siya. Paano naman magiging katapat ni Black Phoenix si Red Phoenix sa lakas? Akala niya lalaki din to pero hindi pala. Go and find her. Utos niya sa mga ito. Matagal na nakatitig si Fabian sa kawalan. Iniisip niya ang tungkol kay Red Phoenix. Iniya na namalayan ko ilang oras siya sa labas. Bumalik siya sa loob ng salid na maalala si Carlota. Hindi man lang siya nito sinabihan kung tapos na ito sa paggamit ng banyo. Natigilan siya na makita ito na kahiga sa couch. Umabot siya na maraming oras sa pagmumuni-muni sa labas. Bakit natulog ito kaagad? Dahan-dahan ang kanyang paghakbang papunta rito. Nakapikit na ang mga mata nito. Tulog na kaagad siya? Tanong niya sa sarili. Tinulugan na nga siya nito. Hindi na lang niya ito ginising. Nagpa siya na lang siyang mag-shower na muna. Mabilis na ang kanyang pag-half-bath. After 10 minutes, agad din naman siya lumabas ng banyo. Nakapamewang na tinitigan niya na matagal si Carlota habang nakahiga sa couch at nakatalikod sa kanya. Natapos na siya magbihis ngunit nasa couch pa rin nakahiga ang asawa niya. Hindi niya alam kung paano niya ito gigisingin. Kahit nakapikit ang mga mata, naramdaman ni Carlota na may mga matang kanina pa nakatitig sa kanya. Pero hindi siya nangahas sa idilat ang kanyang mga mata dahil ayaw niya makipagbangayan kay Fabian kung saan siya matutulog. Okay na siya rito matulog sa couch dahil kasya naman ang katawan niya. Pagod na ang katawan niya. Inaantok pa rin siya pero ang isipan niya tila ayaw makisama. Nanatili pa rin ito nakaramdam ang mga galaw ni Fabian. Sweet sugar. Gusto magdikit ang dalawang kilay niya nang marinig ang malambing na boses ito. Hindi niya alam kung siya ba ang tinatawag nito o baka may kausap sa telepono. Pero ramdam niyang mainit na hangin na dumadampi sa bandang tenga niya. Carlota? Mahinang tawag nito sa kanya. Gayun pa man wala siyang balak kausapin to, kaya wala rin siyang plano idirat ang kanyang mga mata. Alam niya mapapagod din to kakagising sa kanya. Sa lahat ng mahirap gisingin ang tayong ayaw gumising. Napatas ang isang kilay niya dahil sa narinig. Pakialam ba nito kung ayaw niyang gumising? Sweetheart! Gustong panayuan ang balahibo niya nang marinig ang napakatamis na endearment nito sa kanya. Nalangap na niya ang mainit na hininga nito na pumapasa sa ilong niya. Amoy niya ang mouthwash na ginamit nito at nakakarelax sa pakiramdam ang freshness ng hininga nito. Ilang sandali pa, naramdaman na lang niyang umangkat ang katawan niya mula sa couch. Ngayon na napansin na binuhat na pala siya at pinahiga sa malambot na kama. Hindi niya alam kung ididilat ba niya mga mata o pananatilihin lang itong nakapikit. Naramdaman na niya ang bawat paghinga nito sa harapan niya. Bahagyan niyang dililat ang kanyang mga mata at nakita niya ito nakatingin sa mga labi niya. Mabilis ang pagtaas-baba ng Adam's apple nito habang tinititigan siya. Carlota Maria Del Rio, matutulog ka na lang ba na walang goodnight kiss sa asawa mo? Sa isang iglap, pinag-isa nito ang mga labi nilang dalawa para idilat niya ang mga mata. Pinahiga siya sa braso nito habang patuloy pa rin sa pagromansa ng labi niya. Hindi nito yung tinigilan hanggat di maramdaman na gumaganti siya. Nagtagumpay naman to dahil gumanti rin siya sa mga mainit na yakap at halik nito. Mas lalo naging mapusok ang pagpapalitan nila ng mainit na halik habang tumatagal hanggang sa nararamdaman niya ng pumasok ang kamay nito sa loob ng 90s na saot niya.
Fabian! Bigkas niya sa pangalan nito at parang lalagnatin na siya. Sobrang nakakapanginit ang mga haplos ng para dito na gumagala sa buong katawan niya. Hypocrite siya kung sasabihin niyang hindi niya nagugustuhan ang mga ginagawa nito sa kanya. Halik pa lang nito pakiramdam niya na arok na nito ang loob ng pagkababae niya. Ramdam na niya ang pamamasa sa loob ng panty niya. Shit, you're so hot, sweetheart. Buwaba ang mga labi nito sa reg niya at unti-unti na rin tong hinubad ang nighty sa suot niya. Nakita niyang paghanga sa mga mata nito nang lumantad ang mga malusog niyang umbok sa dibdib. Muli, lumapat ang mga labi nito sa leg niya at ramdam niya, nalagyan niya na ito na marka. Muli nitong sinakop ang mga nakaawang na labi at iyan na malayan, nakapatong na pala ito sa ibabaw niya. Hindi niya naramdaman ang bigat nito dahil nakatukod ang dalawang kamay nito habang nakayakap sa kanya. Hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit hindi niya kayang pigilan to bagkos, natagpuan na lang niya ang kanyang kamay na lumalambitin sa batok nito. Napahagat labi siya nang maramdaman ang matigas sa sandada nito na sumasagi sa labas ng panty niya habang nakapatong ito sa ibabaw niya. Tila may sariling utak ang dalawang binti niya dahil kusang bumuka ang mga iyon upang lalong maramdaman ang kahabaan nito. Tila naramdaman niya naman yun ni Fabian dahilan upang mas lalo itong diriin ang pagdikit ng sandada nito sa umbok ng perlas niya. Hindi pa nga nakakapasok pero tila gusto nang tumakas ang katinoan niya. Gustong gusto niya ang bawat galon ng katawan nito sa ibabaw niya. At lalo pa nakadagdag ng init sa buong sistema niya, ang mga halik itong gumagapang sa hubad ng katawan niya. Hindi niya rin nakontrol ang sarili, dahil kusa rin gumalaw ang mga kamay niya at siya naghubad ng suot itong sando. Pababa ng pababa ang mga halik nito at tuloy na siyang tinakasan ng katinoan niya nang maramdaman ang mainit itong labi sa gitna niya. Nanginginig ang dalawang balakang ni Carlota habang sinisimot ang pagsipsip ng juices niya. Narinig pa niya mahinang ungol ito habang ginagawa iyon. The taste is good, sweetheart. Nakangiti nitong sabi habang nakatunghay sa kanya dahilan para pamulhan siya ng mukha. Fabian, tawag niya. Namumungay ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Pangilang babaen mo ba kung ginanyan mo? May himig selos ang boses ni Carlota pero hindi niya magawang isipan na isa rin siya sa prating ni Fabian kahit asawa niya na ito. Nagpakasal lang naman sila dahil sa mga anak nila. Hindi alam kung may pagmamahal din ito sa kanya. Ikaw lang, Carlota. Seryoso nitong sagot habang nakatitig pa rin sa kanya. Hindi ka naniniwala? Tanong nito na makita ang pagdududa sa kanyang mga mata. Marami kang babae. Sagot niya at umiwas ang tingin. I admit marami akong naging babae sa kama. Pero lahat sila hindi ko kinain. Ang sayo lang. Dahil alam kong ako lang nagmamayari sayo. Muli itong pumatong sa hubad na katawan niya. Siniil siya ng mainit na halik sa labi. Hindi man ikaw ang unang babaeng natikman ko pero sigurado ko na ikaw lang huling babae sa buhay ko kaya kita pinakasalan. Mahirap man paniwalaan ngunit yun ang totoo. Simula nung angkinin kita 5 years ago, hindi na ako malapa ng ibang babae. Kundi ikaw lang. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo noon pero hinanap kita sa pamamagitan ng kwintas mo na iwan sa akin. Ngunit binalas ako dahil nanakaw ang wallet ko kung saan nakatagong kwintas mo. Sa tingin mo kaya may panahon pa ako sa paghanap ng babae? Ngayon wala akong ginawa sa namang taon, kundi ang hanapin ka? Tinitigan siya nito sa mga mata, upang iparamdam na nagsasabi ito ng totoo. Bakit mo ako hinahanap? Bakit mo ako pinakasalan? Naisipan niyang tanungin to. Hindi niya alam kung bakit naging mapaghanap na siya ngayon. Umaasa siya na somehow may puwang siya sa puso nito. Nakita niya ito na tigilan dahil sa tanong niya. Ibabalik kong tanong, bakit ka pumayag na pakasalan ako? Umiwas siya ng tingin at naghanap ng dahilan. Kasi diba, pinilit mo ko? Ang sabi mo para sa anak natin kaya kailangan natin magpakasal. Sagot niya. Yun lang ba? Tila may gusto pa tong marinig mula sa kanya. Oo naman, may iba pa bang dahilan? Sarkastikong sagot niya. Nakita niya ang pag-iba ng anyo nito habang sinusuri sa mga mata niya kung nagsasabi siya ng totoo. You're lying. Nakatitig pa rin sa kanya. Paano man manasabi? Saad ito habang hindi niya rin sinasagot. Bagkos, muli siya nitong sinil sa labi at mapaghanap ang mga halik na iyon. Ayaw niyang gumante sa mga halik nito. Ngunit nadadala siya ng silakbo ng damdamin niya, kaya bumigay na rin siya. You know the answer. Wika nito ng bitawan ng labi niya. The feeling is mutual. Dagdag na sabi nito. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko pareho tayo sa nararamdaman, Carlota. No. Paano mo nasabing pareha sa'yo na nararamdaman? Gayong sanay ka na lahat ng babae mo hanggang sa kama lang. Kontra niya sa sinabi nito. Siya malinaw sa kanya na may pagtingin siya para kay Fabian. Pero hindi malinaw kung may pagtingin din ito sa kanya. But you are different from them, Carlota.
Pinakasalan kita dahil ayoko hanggang kama ka lang. Ikaw ang ina ng mga anak ko at gusto kong habang buhay andyan ka lang sa tabi ko. Napaawang ang mga lami niya dahil sa sinabi nito. Tiningnan pa niya ito ng diretsahan sa mata. Nanatili pa rin tong nakatitig sa kanya. Waring sinusuri ang magiging reaksyon niya. Ano ang mangyayari? Ngayong kinarma agad si Marisa sa planong pagpapahiya niya kay Carlota. Ano ang gagawin ng ina ni Fabian kapag nalamang kasal na ang anak kay Carlota? Ipaglaban kaya si Carlota ni Fabian? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.